sa puso ko damdamin. Katapatan niya'y aking pupurihin. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Pagbati mula sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pastor Mark Panahon Jr. po, Assistant Pastor ng St. Matthew's Church, Filipino Ministry sa Glendale, California. Muli po mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, sa panahong ito na tayong lahat ay maaaring makapagpatuloy sa ating pananambahan, kahit na tayo po ay hindi nagkakasama ng pisikal, patuloy lamang po tayong tumutok at manood sa ating virtual worship service sa ating YouTube channel, St. Matthew's Glendale, California. Upang tayo po mga kapatid ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya sa panahong ito na may krisis sa buong mundo. Ihanda po natin ang ating mga puso sa ating pananambahan sa Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, at ang pakikiisa ng banal na Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Amen. Ang pagbasa po mula sa aklat ng ating Panginoong Hesukristo sa Mark chapter 6 verse 45 hanggang verse 51. Mark 6 verse 45. And straightway he constrained his disciples to get into the ship, to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people. And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. And he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them,
And about the fourth watch of the night, he cometh unto them walking upon the sea, and would have passed by them. But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out. For they all saw him, and were troubled. And immediately he talked with them, and said unto them, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And when he went up unto them into the ship, the wind ceased, and they were sore amazed in themselves beyond measure and wonder. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, sa linggo pong ito, sa ating pong pag-aaral, ay tingnan po natin ang kahalagahan na kung saan ay binigyan din at pansin ng Panginoong Jesus sa panahon ng may bagyo, unos, pagsubok sa ating mga buhay. Jesus still is the ultimate source of peace. So Mark chapter 6 verse 45 to 51, the context of the fear of the disciples. Mga minamahal, this parallels our lives at times. Maaaring kahalintulad po sa ating mga buhay yung mga nararanasan po ng bawat isa sa atin ngayon. Though we may have never been in a ship, maaaring hindi po tayo pa nakakapaglakbay sa tinatawag na sa isang barko during a storm of the sea, but mga kapatid, we all get into the storms from time to time. May mga bagyo sa buhay mo at sa buhay ko na maaari pong naranasan nating lahat. And when we do, we can count on to Jesus to come to our rescue as He did for those 12 men in that boat. Mga minamahal, when Jesus arrived at that boat, He addressed three areas of life that were of major concern for disciples. Ano po yung tatlong aspeto o area sa buhay ng mga disciples na kung saan ay binigyan diin at pansin ng Panginoon? As He did, He was able to replace their fear with His peace. Sa kanilang mga pagkatakot, pinalitan po ng Diyos na tinatawag na kapayapaan. That powerful words, mga kapatid, from the lips of Jesus as it was recorded in verse 50 of Mark chapter 6. Ano po ang sabi ng Panginoon? Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Opo, mga kapatid, in this short statement, we learn from the glorious truth that Jesus is the ultimate source of peace for all. Ano man po ang ating mga naranasan sa panahon ngayon, mga kapatid, Jesus is the ultimate source of peace for all. It is good to know, mga kapatid, that the Lord Jesus already knows about them all. Alam na po ng Panginoon, maaari, kung ano ang mangyayari. And it is able to give us the peace that we need and desire during the troublesome times that are ahead for us all. Yung mga pagsubok, mga tinatawag na trials, testings, and temptations, problems in life, ay alam po ng ating Panginoon. Three areas, mga kapatid, that which was addressed by the Lord Jesus that particular night. Nung mga disciples po ay nandoon sa tinatawag na barko o sa tinatawag na in the ship. First, He addressed their fear, yung kanilang pagkatakot. Secondly, Jesus addressed their faith, yung kanilang pananampalataya. And then thirdly, Jesus, He addressed their future. So ito po yung ating magiging tema at yung ating pag-aaral. Jesus is the ultimate source of peace, and He addressed three important areas in their lives. Maaring sa buhay mo at sa buhay ko, ay may ito yung ina-address sa atin ng Panginoon. Yung ating fear, yung ating faith, and what's in the future. First, He addressed their fear. Tingnan po natin yung kanilang pagkatakot. The disciples are afraid of death and the storm.
Alam po natin mga kapatid na sila'y nakasakay sa barko at alam po natin yung kamatayan ng kanilang naranasan, para bagang sinasabi nila, we have fear of death because of that particular storm. Now when Jesus said, be of good cheer, it is I. Church, that is a lot easier to say than it is to do, right? Para bang sinasabi natin, eh wala ka naman kayo dun sa kalagayan ko, that you are not on my shoes, right? Kaya madaling sabihin, huwag matakot, magtiwala. But tingnan po natin, there are several good reasons why we should refuse to fear the storms that life brings our way. Ano po yung mga kadahilanan, yung magagandang kadahilanan na ito, orason, na kung saan na huwag tayong dapat matakot when there's storms sa ating mga buhay. First, storms are under His control. So verse 48 and in verse 51, mga kapatid, ng Mark chapter 6, Jesus saw them toiling in rowing, for the wind was contrary. Nakita niyo na po yung isang situasyon na kung saan ang mga disciples, sila ay naglayag. At sabi nga po, nang sila ay nandun sa barko, at sabi nga po sa mga talatang sumunod, the wind was contrary. Yung hangin po ay magkakasalungat, and they were in toiling in rowing. And when Jesus went up unto them into the ship, ano pong nangyari? And the wind ceased, huminto. And they were sore amazed in themselves beyond measure, and they wondered. Para bigang, anong nangyari? Ba't biglang huminto? Ang hanging napakalakas. Church, the disciples, yes, they were terrified. They are struggling. And they are afraid that they are going to die. Para bang mamamatay na kami. Ang lakas-lakas ng hangin. Nasa ship tayo. At di natin alam ang gagawin. However, Jesus uses the very thing they fear. Ano po yun? As the means to come unto them. Ano po ang iyong pagkatakot sa ngayon? Ano yung sisilbing fear mo na kung saan ay ikaw ay hindi makagalaw, ikaw ay hindi makagawa, at ikaw ay wala na talagang nakastatua ka na? Church, Jesus said, that's the very same thing na ginamit niya, yung pagkatakot, para siya'y makalapit sa kanila. He demonstrated His control over their situation. By what? There's the storm, yes, but by walking on the water and later by calming that storm. Mga minamahal, siya'y lumakad sa ibabaw ng tubig. At ang sabi, si Jesus ay pinakalma niya ang mga alon at ang hangin na kumbagamang hangin na hindi nila malampasan, na napakalakas. Mga kapatid, we serve a mighty God, and that there are times when life appears out of control, His word, take note, remind us that Jesus is still in control. Amen? Because we serve a mighty God. He is still walking on the waves of your stormy life and has the power to calm those waves at His will. Ano man po ang pagsubok at bagyo mo sa buhay sa ngayon, kapatid, ang sabi, still, through the word of Jesus, He can calm the storms of your life, and at the same time, He can walk through you. Just keep on trusting Him in the midst of your storm. Amen? So first, He addressed their fear. Yung kanilang pagkatakot ay in-address ng Panginoon. Therefore, He is absolute worthy of our trust and of our faith. Mga minamahal, He is in control because storms are under His control. Many times po, mga kapatid, God works the most when we see it in the least, right? Na parabagang kung wawala na tayo ng pag-asa, we don't know na andyan pala ang kamay ng Diyos. Secondly, not only storms are under His control, but secondly, storms are part of His plan for our lives. Bahagi daw pala ng Diyos yung storm sa ito sa kanilang mga buhay. So kung may storm sa buhay ko at may storm sa buhay mo, anumang pagsubok yan at unos, ang sabi sa verse 45, bahagi pala yan at plano ng Diyos sa iyo at sa akin.
the disciples were out there in that boat, in the middle of that storm, simply because, why? They were in the will of God. Ano pong sabi ng Diyos? Pumunta kayo sa kabilang ibayo. At para kayong makapunta roon, sasakay sila ng ship. So mga kapatid, sa pagkakataong ito, they were in the storm because they, sabi, Jesus sent them over there. Alam nila kung sinong nag-utos at alam nila ang Panginoong Jesus ang may control. The truth is, storms are to be expected but not to be feared. Two things to remember mga kapatid during any stormy time of life. First, God knows where we are and what we are facing, right? And secondly, God allows what He does. And ano yun? For our good and for His glory. Sometimes we cannot understand why God allowed these things to my life. Bakit inalaw ng Diyos yung mga storms na ito sa buhay ko? Ang tapat-tapat ko naman sa Kanya. Naglilingkod naman ako. Ako naman ay patuloy na nagpapatuloy sa Panginoon sa Kanyang pananambahan at sumusuporta sa Kanyang gawain. But still, why God allow all of these storms in my life? I thought being a Christian is a life of to be full of joy and happiness. But why there's still storms? Mga kapatid, sabi nga ni Pablo sa Romans chapter 8, verse 28, and we know that all things work together for good to them who love God and to them who are called according to His purpose. Ang sabi po mga minamahal, sila na nagmamahal sa Diyos, God, ang sabi niya, all things work together for good. So, mga kapatid, storms are part of His plan for our lives. And then thirdly, not only storms are under His control, secondly, not only storms are part of His plan for our lives, but thirdly, storms are always of limited duration. Amen? Hindi po siya nagtatagal, may limited duration lamang. The disciples thought that they were finished. Mamamatay na kami. However, when Jesus came on the scene, He was able to show them that there is always an end to the storm. Mga kapatid, Jesus knows that what you are facing right now and He knows what you are able to take. Alam niya yung load mo, yung kakayanan mo. He will not allow you to be tested above your limits of endurance. Mga minamahal, Paul mentioned in 1 Corinthians chapter 10 and in verse 13, the Bible says, there hath no temptation taken you, but such as is common to men. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will of the temptation also make a way to escape that ye may be able to bear it. Never forget, mga kapatid, that this storm that you are in today or the one that you may face tomorrow did not come to stay, but they all just came to pass. Mang minamahal, ang lahat daw po ng iyan ay hindi magtatagal, kung hindi ay pansamantala lamang. So what causes you to feel right now? Some feel because of old age. Ayokong tumanda. Ayokong maging mukhang matanda. Kaya kung anong nilalagay sa mukha, ano nga ang pagpapaganda, no problem for that. But some feel because of getting old. Some feel because of what we call disease. Sa panahon natin ngayon, may virus, may COVID-19, there's a pandemic. Talaga namang nakakatakot. Some storms probably or fear yung natatakot silang mamatay. Others about losing their job, right? Natatakot tayo na mawalan tayo ng hanap buhay. Paano na yung magpupubayad sa ating mga responsibility? Others because of poverty. Ilan lang pong kadahilanan, but whatever name we attach to it, fear, the fact remains that we are all afflicted from time to time by fear. Kada araw, oras sa buhay natin may pagkatakot. In all honesty, we should have to admit, we would have to admit, mga kapatid, that most of the times of our fears do not materialize, right? Nagwo-worry lang tayo. We worry over the things that never came to pass in our lives. So first, He addressed their fear. Secondly, sa mga disciples, He addressed
their faith, yung kanilang pananampalataya. When Jesus came to the disciples walking on the water, they thought that he was a spirit and cried out with fear. May multo, may espiritu dito. At sila yung natakot. Mga kapatid, however, when he spoke to them, na nagsalita na si Jesus Christ, he addressed their fears and gave them an ample reason to believe that help had arrived. Amen? Huwag kayong matakot sapagkat ang tulong ay nandirito na. When Jesus got there, he quickly identified himself unto the disciples. He said, "It is I." This is an emphatic personal pronoun, a statement of identification. Huwag kayong matakot. I am is here. Jesus was simply reminding those men of who he is. At ang sabi nga niya, as I am, he is what? I am all-powerful. Matthew 28, verse 18, all power is given to me, both in heaven and on earth. And not only all-powerful, but the word I am is all-present. Ang sabi po ng Panginoon, and lo, I am with you always, even unto the ends of the world. Psalms 46 and verse 1, the Bible says, God is our refuge and our strength, a very present help in trouble. Mga kapatid, he is all-powerful and he is all-present. He is the great I am. Yun po ang sinabi kay Jesus Christ. His name declare his character. He is what we call the Jehovah Jireh, the Lord, our provider. He is our Jehovah Rohi, which is the Lord, our shepherd. He is our Jehovah Shalom, which is the Lord, our peace. He is our Jehovah Rophi, which is the Lord, our healer, and the Jehovah Nisi, which is the Lord, our banner. Mga kapatid, he is what he needs to be all the times in our lives. Simply rest in the fact that he is, sabi niya, I am. So he addressed their fear, and he addressed their faith. Do not be afraid. I am. It is I. Do not be afraid. The I am statement of Jesus. Do you remember in the book of John? John chapter 6, ano sabi niya? I am the bread of life. Right? Nagugutom ka? Ako ang tinapay ng buhay. Ang sabi sa John chapter 8, I am the light of the world. Ako ang liwanag ng sanlibutan. John chapter 10, ang sabi, I am the door. Ako ang pintuan. And sabi sa John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. John chapter 11, sinabi niya, I am the resurrection and I am the life. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. John chapter 14, verse 6. And in John chapter 15, verse 1, sinabi ni Jesus Christ, I am the true vine. Suffice it to say that he is the word I am. He addressed their fear, he addressed their faith, then panghuli po, he addressed their future. Ano ang kanilang future? You see, in verse 45, Mark chapter 6, he had told them to get onto the ship to go onto the other side. He knows where they were, right? Hindi ka tayo pinapunta ng Panginoon doon, pat alam niya na no, mawawala lang tayo. No. Mga kapatid, he was responsible for where they were and he had a plan for them when they reached the other side. Because God has a plan for you. Yes, inutusin nila ang mga disciples sa pumunta ron, pero makakaranas sila ng mga pagsubok. But that doesn't mean na iniwanan sila ng Panginoon. We must leave the future in His capable hands and give ourselves over into the arms of absolute faith. Mga kapatid, magtiwala lang po tayo sa sinabi ng Panginoon. Jesus, He is ever trustworthy. Jesus, He is ever available. And Jesus, He is ever enough. Mga kapatid, Jesus, He is the ultimate source of peace. Ano man ang pagsubok sa buhay natin, ano man ang kalamidad na ating nararanasan ngayon, ano man mga pandemya ang ating mga nakakaharap sa ngayon, na walang tayong nahanap buhay, nagkasakit ang mahal natin sa buhay, ano man po ang pagsubok at storms na ito, remember, Jesus is the great I am. Tayo po ay manalangin.
Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa luklukan ng trono ng inyong biyaya upang ipanalangin ang buong iglesia at ang sangkatauhan. Buksan po ninyo, O Diyos, ang aming mga puso na kami lubos ang magtiwala sa inyong mga pangako sa panahong ito na may matinding pagsubok po sa aming pananampalataya. Ipinapanalangin po namin ang bawat isa sa panahong ito, lalong-lalo na po, O Diyos, ang mga nasa frontliner na patuloy na humaharap at naglilingkod sa matinding krisis sa ngayon. Sa bawat presidente hanggang sa pinakamababang pwesto ng panunungkulan sa gobyerno na patuloy po na magkaisa at magtulungan para sa kapakanan at ikabubuti po ng kanilang nasasakupan. Sa bawat may mga karamdaman ay panalangin po namin ang kanilang kagalingan. Sa bawat pamilya na kung saan ay nawala ng hanap buhay, naway katagpuin po ninyo at bigyan sila ng pagkakakitaan. Sa bawat isa aming lahat na sumunod ng may kaayusan at tumulong sa ikabubuti ng lahat sa panahong ito ng may krisis. O Diyos, tulungan niyo po kami at ang St. Matthew's Church na kami ay patuloy na maging bukas at matapang na harapin ang pagsubok sa aming mga buhay. Pag-ingatan niyo po kaming lahat, O Diyos, kayo na aming kanlungan at kapayapaan sa aming mga puso. Maraming salamat po, O Diyos, at ito kami nagkakaisang mga panalangin. Pagpalain po ninyo kaming lahat sa aming Panginoong Jesus, na siyang aming Diyos na buhay ngayon at magpakailanman, maging tayo po ay hindi nagkakasama man ng pisikal, tayo po ay iisa kay Kristo Jesus. Amen.